dineklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Abra isang araw matapos itong yanigin ng malakas na lindol. Patuloy pa rin ang aftershocks at umaapila ang mga naapektuhan ng lindol ng tulong para maiayos ang kanilang mga nasirang tahanan. At live po mula sa Banggen, Abra, nagpapatrol George Carino. So George, pwede bang larawan mo sa amin yung mga aftershocks na nararanasan nyo dyan? Henry, lumindol kahapon ano? At kung ikaw ay personal mong naramdaman at naobserbahan dyan sa Metro Manila, yung lindol, ipagpalagi na natin, triplihin mo yun, ganun yung lakas ng aftershocks na nararamdaman namin mayat maya dito sa lalawigan ng Abra. Kaya naman yung mga kababayan natin dito, kagabi, pinili na kalimutan muna yung komportabling tulugan nila sa loob ng bahay at mas minabuting sa labas magpalipas ng magdamag. Nagpanoodle si Mayor kaya medyo nainitan ang sikmura ng mga kabsat o kababayan na nagpalipas ng magdamag dito sa labas. Sino nga bang hindi pipiliin na dito sa labas matulog? Kumistulang CCTV footage na bumabalik sa alaala ang 20 segundo ng lagim na nangyari Miyerkules ng umaga. Facebook post ito ni Jeff Garcia tungkol sa nangyari sa Torrijos Street ng Banggen. Pero aanhin mo nga ba naman ang bahay na bato kung sa aftershocks ay pwedeng gumuho? Sabi ni Manong Demetrio, di na sila babalik sa bahay nila at sa ilalim na lang ng punong mangga isisilong ang kanyang pamilya. Ay, ala ka sir, hindi kami nakatulog buong magdamag. So anong gagawin niyo dito sa bahay niyo? Ala na, totally na yan sir. Talagang hindi na pwedeng tiran dyan. Hindi na pwede. Pero hindi lahat kayang basta iwanan ang bahay nila. Tulad ng 67 taong gulang na byudong si Mario. Senior citizen na pero namamasukan pa rin bilang tsuper. At walang kayamanan para magpatayong muli ng bahay. May bubong at pader pero walang luho sa loob ng bahay. Kaya kahit giniba ng lindol ang mga pader ng tulugan niya, dito pa rin uuwi si Mario. Nandun sa labas pa pag nangyari ng lindol. Buti nasa labas kayo. Okay. Umaga yun eh. Okay. Iyan ba ang tulugan ninyo? Okay. Kung nagkataon nandito kayo nung oras patayin na yun. Patayin ako sir. Sa tent o makeshift facilities naman muna inilipat ang mga pasyente ng Abra Provincial Hospital. Dumating kanina ang mga truck na naghatid ng relief goods ng DSWD. Pero higit sa relief goods ang kailangan ng mga tao rito. Limitado pa ang supply ng petrolyo dahil di pa nagbubukas ang mga gasolinahan. Ang gasolinahan na ito sa Banggen ang pinilahan kanina ng mga tao. Sabi ni Manong Lito, kahapon pa ay hirap na silang maghanap ng gasolina. Ay talaga, kahapon pa wah. Eh yun, ang dami naman nasakay, eh yun lang, kukunti ang nagdibiyahe kasi walang gasolina. Mga ibang gasolinahan, hindi nagabukas. Pila balde pa rin sa paghahanap ng tubig na magagamit sa kanilang bahay. Henry, para lang siguro higit na maintindihan ng mga nanonood, ang sabi ng Feebox mula nung lumindol kahapon ng umaga bago mag-alas 9 ay nakapagtala sila ng mahigit 800 aftershocks, 24 nito yung naramdaman. Kaya ang ibig pong sabihin nito, hindi lang miminsan ang aftershocks at sadyang napakadalas. Henry. George, paano halimbawa yung mga nasalan tayo mga bahay gaya nung kausap mo kanina, ayaw na silang bumalik sa kanilang mga bahay at sabi nga kanina baka hindi na raw sila babalik. So anong tulong ang maaring maibigay sila o kaya naibibigay sa kanila ng local o national government? Sa panig ng pamahalaan, nung huling pag-uusap namin ni Governor Valera dahil kapapangyari pa lang naman ng lindol, ay pinag-iisipan pa nila kung anong ma-extend. Ang importante sa kanila mula kahapon ay makapagbigay ng maiinom na tubig at pagkain dun sa mga hindi kagad makapag-setup. Ang hirap din kasi mag-access ng pagkain sa palengke. Yung iba na nasiraan ng bahay, sa pagkakaintindi ko sa pahayag ni Secretary Erwin Tulfo, ay hinahanapan din ng paraan upang makapag-provide
dun sa pangangailangan ng shelter ng mga kababayan nating nasiraan ng bahay. Henry, kamusta naman yung pagkain na nakakarating sa mga evacuees? Yung pagkain, sa huli, pagkakakita ko, ang Philippine Army ay nagdadala din ng mga relief goods sa galing ng DSWD. Sinisikap kagad ma-distribute ng lokal na pamahalaan. Nung makita ko, galing sa DSWD, binagsak sa provincial government, inaasan kagad sa mga municipalities para lalo madaling panahon. Pero sa kanya-kanyang komunidad, kasi resilient ang Ilocano kung pag-uusapan, basta't metal bus na kakatawid. Within their community, nakakahanap ng paraan yung mga kababayan natin dito. Importante, bigas at tubig, Henry. Sapat naman yung bigas kasi, napaka-importante noon. Lalong-lalo na, marami pa rin ata yung mga kalsada na patungo dyan sa Abra na hindi pa rin mapasok dahil sa mga landslide. May ilan na sinasabi ni Governor Dominic Valera na unpassable, pero hopefully dahil pangalawang araw na ngayon ay nagawa na ng paraan na maidaan kahit papano yung mga sasakyan na may dalang relief goods para makatawid papunta doon sa mga communities na unay hindi mahatiran dahil nga may landslide. Henry. Okay, maraming salamat, George Carino.